man ang paningin, mahulog man ang mga bituin, wala nang iba. O ikaw ang ligaya, habang buhay tayong magsasama.
Kapag ka i-interviewin ang mga ikinakasal o ikakasal, sila'y tatanong bakit sila magpapakasal. Halimbawa, tatanungin ko si Mary Ann, "Mary Ann, bakit mo pakakasalan si Ronald Ryan?" At pagkatapos, tatanungin ko naman si Ronald Ryan, "Ronald Ryan, bakit mo pakakasalan si Mary Ann?" Yung iba nagpapaligoy-ligoy pa. Kasi po, siya po yung ibinigay sa akin ng may kapal. Sabi naman ng iba, kasi po, sa kanya po nakita yung lahat ng katangian na gusto ko. Sasabihin naman ng iba, kasi po, siya yung gusto kong makasama sa aking pagtanda. Sasabihin naman ng iba, kasi po, siya yung gusto kong maging ina ng aking mga anak. Sasabihin ng babae, kasi siya po yung gusto ko na maging ama ng aking magiging mga anak. Pero bakit ibinibigay ang mga ganong kadahilan na ni isa lamang? Kaya nyo pakakasalan ng isa't isa kasi mahal nyo ang isa't isa. Lahat ng reason na yon ay magbo-boil down sa isang bagay. At yon ay ang pag-ibig. Pag-ibig ang dahilan kung bakit nagpapakasal ang isang babae at isang lalaki. At dahil mahal nila ang isa't isa, nais sila natanggapin ang sakramento ng kasal para maging banal ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ronald Ryan at Mary Ann, merong tatlong katangian ang sakramento ng kasal at sana ito ay inyong tanim sa inyong puso at isipan. Una, ito ay permanente. Pag sinabing permanente, ang katotohanan na kayo ay mag-asawa ay mananatili hanggang sa huling sandali ng inyong buhay. Ito'y panghabang buhay at tanging kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa inyo. Katulad narinig natin sa pagbasa, ang pinagsama ng Diyos huwag paghiwalayin ng tao panghabang buhay. Ito ay permanente. Hindi lamang permanente, ito rin ay eksklusibo. Ibig sabihin ang pag-ibigang ito, ang pagmamahalang ito ay para sa inyong dalawa lamang. Walang pwedeng sumingit sa inyong pagmamahalan, walang third party, walang kontrabida. Hindi lamang eksklusibo, ito rin ay unconditional, walang kondisyon. Pakakasalan nyo ang bawat isa dahil mahal nyo. Walang anumang dahilan, walang anumang kondisyon. At ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Minahal tayo ng Diyos maging anuman tayo at maging sino man tayo. Kaya ganyan din ang pagmamahal na dapat masalamin sa mag-asawa na tumatanggap ng sakramento ng kasal. Dahil mahal niya siya maging anuman at maging sino man siya. Kabahagi na ng kahit anong pag-asama ang problema at suliranin lalo sa mag-asawa. Ito'y bahagi ng buhay at dumarating. Ito ang katotohanan. Kung dating man ang mga bagay na ito, tanggapin nyo na lamang ito bilang isang bagay na nagbibigay ng kulay o lasa sa inyong pagsasama. Sabi nga, hindi magandang mundo kapag walang kulay. Imagine nyo yung paligid natin. Kaya ngayon dito nagpakasal kasi maganda ang kulay. Makulay ang mundo rito. E kung walang kulay ito, siguro ang pangit ng mundo kapag puro black and white lamang. So, hayaan niyong problema ang magsilbing kulay sa inyong pagkasama bilang mag-asawa. Ganon din ang pagkain. Kapag ka walang lasa, di ba, Ronald, ang hirap kumain, ano? Pag walang lasa. Kaya ibig sabihin, dapat may lasa. Ginaganahan tayong kumain pag may lasa. Ganon din sa pagkasama nyo bilang mag-asawa. Ang problema ay nagbibigay ng lasa sa inyong pagkasama bilang mag-asawa. Ganon din, sana laging bukas ang linya ng komunikasyon. Walang bagay na hindi napag-uusapan. Lahat ay nadadaan sa maayos at mahinusay na pag-uusap. Kung kayo ay mag-uusap, manalangin muna kayo. May problema, magdasal ang bawat isa.
at saka mag-usap. Bakit? Kasi sa panalangin, nagiging panatag ang ating isipan, nagiging payapa ang ating kalooban. Kaya, kung tayo mananahimik at mananalangin, magiging mahilusay ang pag-uusap ninyo, nasa tama, nasa ayos. Walang hindi na pag-uusapan. Panguli nga, o yung aalisin sa inyong buhay, ang panalangin. Napakahalaga ng ginagawa ng panalangin sa ikapagtatagumpay ng pagsasama ng mag-asawa. Tatanggapin niyo ang sakramento ng kasal. Ibig sabihin, iniimbitahan ninyo, inaanyayahan ninyo ang ating Panginoon sa Kristo na makipisan sa inyong pagsasama. Kaya kung meron mong third party na pinapayagan sa pagsasama ng mag-asawa, yan ay ang ating Panginoon sa Kristo na inyong inaanyayahan ngayon sa pagtanggap ninyo ng sakramento ng kasal. Hindi lamang kayo dalawa, nasa gitna ninyo ang ating Panginoon sa Kristo. Nagagabayan kayo, aalalayan kayo, tutulungan kayo sa buhay may asawa. Laging manalangin at kayo ay kanyang diringgin. Nabay papalayan kayong lahat ang ating Diyos na makapangyarihan. Mga kapatid, minamahal kong Ronald Ryan at Mary Ann sa Binyagat Kumpil na kisa-kisa sa buhay at pananagutan ng Panginoon at sa pagdiriwa ng huling hapunan, ulit-muli kayo nakasalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon ay may kusang loob na kayo dumudulog sa sambayanang ito at humihiling ng panalangin upang ang inyong panghabang buhay na pagpupuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid na natitipon ngayon ay manalangin para kay na Mary Ann at Ronald Ryan at bukas pala sila tanggapin bilang makaisang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Inihiling ko ngayon na buong katapatan ng ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Mary Ann, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Ronald Ryan na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Ronald Ryan, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Mary Ann na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga sikling ay pagkakaloob ng poong may kapal upang sila ay inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Yes, Father. Opo, Father. Minamahal ni Ronald Ryan at Mary Ann sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan. Pagkaupin niyo ang inyong mga palad at ipahayag yung mitiing magtipan sa sakramento ng kasal. Mary Ann, sumasangkayong ka ba na maging asawa ni Ronald Ryan na narito ngayon alinsin sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaang ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ronald Ryan, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Mary Ann na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaang ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo. Ama namin. Ama namin. Kami po ay loobin niyong magkaisa ng kalooban at damdamin. Mula ngayon, maging nawahan at kahirapan sa karamdaman at kalusugan sa lahat ng araw namin. Bilang tagpagpatuloy ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pinataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mawain, basbasan mo, tukupin ang iyong mga lingkod na sina Ronald Ryan at Mary Ann.
kalooban mo sila sa patakabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo at lingapin ang iyong mga lingkod na sina Ronald Ryan at Mary Ann. Paginapatin mo sa inang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas sa pag-ibig at walang maliw na katapatan. Inululog namin sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mary Ann, kailan man ay hindi kita pagtatasan. Isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ronald Ryan, kailan may hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mary Ann, kailan man ang hindi kita pababayaan, nilalagak ko sa iyo ang mga aras na ito na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapahanan mo at ng ating magiging mga anak. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ronald, tinatanggap ko ito at nangangako akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Bilang tanda ng ating patanggap sa mga bagong kasal, pasalubungan po natin sila ng malakas na palakpakan. Ilang taon na akong naglalakad patungo sa walang patutunguhan. Ilang beses na akong sumubok, nadapa, nangapa, nauwi rin naman sa wala. Bilin ko sa inyo mga bagong kasal, manalig sa pag-ibig at pagkakaisa. Ang Diyos amang nabubuhay kailanman ay magpanatili nawa
sa inyong pagmamahalan upang ang kapayapaan ni Kristo manahan sa inyo at sa inyong tahanan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang magandang kapalaran, mga anak na marangal at tunay na kaibigan ay sa inyo nawang makamtan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayo naway maging katibayan ng Diyos ay pag-ibig sa sanlibutan upang sa pagkamatulungin ninyo sa tanan, kayo'y papasukin ng Diyos sa kanyang kaharian, magpa sa walang hanggan. Amen. At kayong lahat na nagtitipon-tipon dito ay pagpalain nawa ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa, isabuhay ang mabuting balita. Salamat sa Diyos. Ang halik daw ay tanda ng pagmamahal, kaya papakita ngayon ni Ronald Ryan kay Mary Ann ang tanda ng kanyang pagmamahal sa pamagitan ng halik. Ronald Ryan, maaari mo nang hagkan ng iyong asawa, si Mary Ann. Halos 3 bilyong tibok di nang binilang, bigla na lang silang nagkulang. Lumalala sa pagtagal ng ating pagsasama, di ko naman iniinda.
that in everything we do, we must always put God first. So please remain standing for the opening prayer, and that is to be led by Miss Christelle Manzano. Let's bow our heads and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lord God, sa inyo po ang pagpupuri at pasasalamat. Maraming salamat po sa gabay na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin upang makadalo sa pinaka-importanteng event po nila Ate Berry Ann tsaka ni Kuya Rai. Lord, please bless their marriage, Lord God. Be the center of their relationship po. And if times gets hard, may they remember the commitment they made today. Please bless this food we are about to receive, and may we all enjoy the celebration. In Jesus' name we pray, Amen. Of course, our dashing groom, Mr. Ryan Ulang, dancing with his mom, Miss Beth Ulang. Ladies and gentlemen, let's give them a round of applause. So, sir, please take your mom back on her seat. Mr. Mario Garcia, ladies and gentlemen, let's give them a big hand. To make your every wish come true, every dream for both of us. But that's not how the story goes. The world is full of there's a promise that I broke. I know what needs to understand. When times are hard, I know you'll be strong. I'll be there in your heart, and you will carry on. Like the light of a war, it's sunlight. All right, thank you so much, Mr. Mario Garcia. And again, let's call on the groom, Mr. Ryan Ulang. Once again, ladies and gentlemen, a round of applause for our newlyweds, Mr. and Mrs. Ryan and Mary Ulang. Sasaktan mula noon.
wakas ay nahanap ko na rin. Wala nang hahanapin, konting problema ating aayusin. Lumabo man ang paningin, mahulog man ang mga bituin. Wala nang iba, o ikaw ang ligaya. Habang buhay tayong magsasama, habang buhay tayo magsasaya. Sa'yo ako ay nahihimbing, anumang oras ay darating. Malayo man o malapit, walang imposible. Habang buhay tayong magsasaya, habang buhay tayong magsasama, habang buhay tayong magsasaya, habang buhay kita dreaming.
Would you please come over here in front so everybody could witness? Alright. And now, Bride, it's your turn. Sige, ganti ka. Understand my ups and downs. Yung kalahati yeah, ng cake. With sweet love and devotion, deeply touching my emotion. I want to stop. Thank you, baby. I want to stop. All right. Thank you, baby. That was sweet. Thank you so much. Again, that was the cake slicing. Tissue, please. Bigyan natin tissue. Si groom. And for our next tradition, the wine toasting. Wine toasting, as they say, this symbolizes and wishing the couple of good fortune, better future, and best life possible for them. And now, let's call on to give their message. Ladies and gentlemen, the best man and the maid of honor, please come over here and give your message to our couple. Welcome to the family, Kuya Rai. Kuya Rai!
yun, masaya ako para sa inyo. Basta ano, alagaan mo yan sa ate, ha? Basta okay na yun. Oo, text ko na lang sa'yo. Alright, and now let's hear some words from the best man. Go ahead, sir. Congrats. Welcome to the club. Welcome to the married world. Best wishes. Ayun. Ray. Ayun, alagaan mo si Mrs. mo yan. Ayun. Ayun, pagka medyo nag-aaway kayo, ayun, lagi kong sinasabi kay Ray, magwawala ka. Magwawalang kibo. Ganun lagi, oh. Pag-uwi mo, magwawalang kibo. Okay, ganun lagi. Congrats and best wishes again. Alright everyone, let's join the couple in this tradition. Would you please raise your glasses? Itaas natin ang mga baso, come on. Everybody please raise your glasses and let us all say cheers. All right, and now please do the crossover toast, Mr. and Mrs. Ulang. All right, so that was the wine toasting, and we do hope that this wedding traditions will help your marriage to be strong and last forever. Once again, a round of applause for Mr. and Mrs. Ulang. Maligaw man, what mawala, at umikot man. Sa bawat kailan, sino't saan, ikaw lamang ang kasagutan. Bawat kanan, bawat kaliwa, kung timog man o hilaga ang tagal ng lumulutang walang pupuntahan, walang dahilan, parang ulap na walang dalang ulan, kamang walang kumot at unan, at bihag ako ng pagtataka. May saysay ba ang paglalakbay? Ngunit nahanapin kita. Kay tagal kong naghinda. Magandang hapon ay gabi sa ating lahat, sa inyong lahat na naririto. Iyak ba ako? Salamat sa inyong sumaatinawa ang Poong May Kapal. Salamat sa inyong lahat na nakibahagi sa kasalang ito. Sa welcome Mary to our family. Pero kailangan mag-mask ako para hindi makita. Lovely. So, as Ryan Mother, I hope and pray na maging successful yung life nila. Sana pagkalooban sila ng maraming anak. Ayon, so happy ako at ikaw yung pinili ng anak ko. Welcome to the family. I love you both. Ngayon, tapos na yung wedding.
So, yung haharapin niyo yung marriage. So, may pagkakaiba kasi yung wedding tsaka yung marriage. Yung wedding kasi, pinaplan. Pero yung marriage, yung reality, practicality, parang magsasama kayo sa habang buhay. Yung wedding, parang date or wedding vows. May ganon. So, yung wedding, lumalakad ka sa aisle. So, tapos na yon. So, yung marriage, 1,000 miles, yung tatahakin nyo. So, be patient, be merong trust to each other. So, minsan, bigyan nyo ng panahon yung isa't isa. Let's say, minsan, nagpaalam si Mary, magpapaparlor. Payagan mo. Ryan, parayagan mo siya. Then, kunwari, mag... yung kanyang mga friendship, payagan mo siya. Huwag mo siyang iti-text. Nasaan ka? Parang give time to each other. And kay si Mary naman, kung nagpaalam si Ray, let's say mga office mate, yung mga office mate niya may Friday date, every Friday lumalabas. So pwede rin niyang payagan paminsan-minsan. So huwag ding ite-text para at least may time din sila sa mga friendship, sa family. Let's say si Mary sasama ng nanay, ng ate, ng kapatid, siya pala yung ate. Papayagan mo. Parang ganun, maging ano kayo, maging magkaroon ng ano, time sa isa't isa. So, ano pa ba? Congratulations to both of you. We love you. Be happy, enjoy life. Thank you. Thank you so much, Ms. Beth Ulang, for the message. And, syempre hindi magpapatalo, let's call on, of course, the parents of the bride, Mr. and Mrs. Mario and Lillian Garcia. Welcome, Rai, sa pamilya namin. Sana mahalin mo yung anak ko. Pangako mo rin sana na hindi mo siya sasaktan. Yun lang, at wala nang masabi. Hindi, maiyak na ako eh. Wala. Maiiyak ako eh. I-text ko na lang yung iba. Unang-una, nagpapasalamat kami sa okasyon na ito at naging successful naman sa inyong dalawa. Sa mga kapatid ko pala, lahat ng kamag-anak ko, hindi ako pinabayaan. Maraming salamat sa inyo lahat. Tapos, pinaka-importante kay Ray. Salamat, Ray. Salamat po sa lahat. At sinasabi ko sa inyo, wala namang perpektong pag-aasawa eh. Kahit kami, alam nila na may mga talagang ups and downs talagang pag-aasawa, pero napag-uusapan talaga yan. Yan lang sinasabi ko, naging gitna lang si Lord sa inyo. Salamat, Ray. Mahalin mo ang ano namin. Iiyak na, kaya hindi ako nagsasalita. Ayaw ko iiyak. That was a very emotional message from the parents of the bride. Magandang gabi sa inyo lahat. Ano? Ito lang masasabi ko sa inyong dalawa. Sana bigyan mo ng maraming apo sinang. Kuya Maritz kasi ate, yun lang po. Sa akin naman, best wishes sa inyong dalawa. Ray, ingatan mo si Kakay. Mahal na mahal namin yan. Pati ikaw, mamahalin na rin namin. Kaya maraming salamat. Sana nga bigyan mo rin ng maraming anak. Ay, kayong dalawa pala, magtulungan. Hindi pwedeng isa lang. ganun pa rin. Maraming salamat, Rai. Welcome to the family.
Ah, oh, walang problema. Ibaba mo lang. All right, thank you so much, Ninong and Ninang Romel and Sally Manzano. And of course, let's call on to give also her message, Ninang Vicky Ramos. Mahal namin si Mary Ann. Alam mo naman yun, nakita mo naman ang pamilya namin. Kung ano sana yung, alimbawa meron kayong hindi pagkakaunawaan, kayong dalawa lang. Pag-usapan, sabi nga, ano nga sinabi nung kanina, nung isang ano na, ano ka lang, tahimik, ano ba yun? Tigil ka lang. Magwawala ka, pero magwawala ka ang kibo. Hindi naman sa ganun. Kung may katuwiran, sabi nga, ipaglaban mo. Hindi pwedeng ganun. Ano, basta, talagang unahin nga natin ang Diyos, no? Palagi, magpasalamat talaga tayo sa Diyos dahil kung wala kayo, wala kami dito. O kaya dahil dito sa inyong kasal, kaya kami naririto. At akalain mo, pinag-ipon nyo kaming magkakapatid. Talaga lang dahil sa pagmamahal namin sa kanila. Kaya God bless at sana, andito lang ako. No? Andito lang ako na kung karapat di man, karapat dapat, at pinaging dapat, na andito lang kami, mga kapatid. Alam mo namang magkakapitbahay kami, nagmamahalan, pati mga pinsan ni Mary Ann, mahal na mahal namin siya. Dahil napakabait, isa pinakamabait na pamangkin ko. Oo, ngiti lang ng ngiti yan. Kaya pag inaway mo, aawayin din kita. Oo, love namin yan. Sige, God bless sa inyo. Hello, magandang gabi. Ako si Marie Chris Apolinario, bale, ninang ako ni Ryan sa Kumpil. So, nakita kong nung si Ryan ay bata pa hanggang sa siya ay lumaki na. Okay, so congratulations and best wishes. Totoo yun. Sa pag-aasawa, walang perfecto. Hindi palaging masaya. So, kailangan yung maging cool sa lahat ng pagkakataon. And then, sana magkaroon agad kayo ng mga anak para maging makabuluhan yung pagiging mag-asawa nyo. Yun lang, kung mayroon kayong mga gustong i-share o may problema, malapit lang kami. Pwede nyo kaming dalawin anytime. Congratulations and best wishes. Una po ay salamat doon at Mary sa pagkuha sa akin. Pero kaunti lang po edad ko sa kanila. Ang may papayo ko sa inyong mag-asawa ay ano, unahin niyo ang nasa taas. Yung adjustment, unang taon, hanggang limang taon, 10 taon, habang buhay kayong mag-a-adjust sa inyong pag-asawa. Naranasan niyo, naranasan ko, iiyak din ako. Iiyak din kayo sa mga pagsubok na dating sa inyong buhay. Ang pag-aasawa ay hindi take ng take. Even take. Mag-usap kayo sa inyong problema. Bago kayo, kung may problema kayo, bago kayo matulog, pag-usapan nyo, kinabukasan, tapos na. Pagtulog nyo, tapos na yun. Isa pa. Ano ba ito? May papayo ko sa inyo na ang malinis na kita, malinis ginasta, may matitira pa. Ibig sabihin, pag kumita kayo ng 100 isang araw, gagastos kayo ng 100 at piso, ay hindi maganda. Sa panahon ngayon, mahirap ang buhay, kaya mag-enjoy kayong dalawa. Thank you po. Thank you so much, sir. And next is Mr. Bernie. Benny Ulang. Best wishes sa inyong dalawa, Ryan and Marilyn. This is another journey of your life. Nagsimula kayo sa pagiging bata, then nagdalagat nagbinata, panay kasiyahan, and maybe this time, marami kayong mga obstacle na daraanan bilang mag-asawa. And I hope na kaya nyo lampasan yun, yung mga dagdaraanan nyo.
sabi nga ni Father, narinig ko kanina, ang lahat ng mga pagsubok na daraanan nyo ay kaya-kaya nyo lampasan. Huwag lang mawawala si God sa inyong isip at ang inyong pagmamahalan. Best wishes ulit and thank you. Ayan! Congratulations, Mary and Rai. First, sabihin ko muna sa iyo kung paano kami naging friend ni Mary. Friends kami since third year high school. So, paano ba nangyari yon? Si Mary, isa siyang kaibigan dahil isa siya sa umakay sa akin. Kasi para kung wala akong masyadong friends, parang loner. Pero naging friend ko siya kasi inakay ako ni Mary para dun sa Samahang Likha, SLK, Samahang Likha, para basta yon. Sa church siya. I mean, Christ group siya, parang ganun, Christ Ministry. So si Mary yung nag-akay sa akin doon para mapalapit kay Lord. So, si napakaswerte mo, Rai. Kasi si Mary, alam mo yun, napaka, siya yung isa sa mga pinakakalmadong taong kilala ko. Nape-pressure na ang lahat siya, chill lang. So, I must say, jackpot. Lugi ka pa ba? Wala na, di ba? So ngayon, since si Mary ay nakilala ko or naging friend ko dahil sa paglalapit niya sa akin kay Lord, ano ba yung may advice ko sa inyo? Itong advice ko ay hindi lang para sa iyo, kundi para din sa akin. Sa amin, since bago lang din kami mag-asawa. Meron akong pina-flash dun sa screen. Ayan po, triangle siya. Sa pagsasama niyo bilang mag-asawa, laging sabi kanina is laging si center si Lord. Hindi lang siya basta center, lagi ding nasa top. Lagi dapat nating piliin. Kayong mag-asawa, lagi nating piliin or lagi niyong piliin na maging mapalapit kay God. Kasi kapag malayo kayo kay God, see the distance ninyo. Pag malayo kayo kay God, malayo din kayo sa isa't isa. But if you will choose to be close to God, mas close din kayo sa isa't isa. And yung love, hindi kasi yung love, hindi siya long-lasting talaga. It's a decision. So, lagi niyong pipiliin na mahalin ang isa't isa kahit hindi na siya talaga kaibig-ibig. Kasi yun yung ginagawa ko kay Philip. Joke lang. Hindi, joke lang po yun. So, yun. Joke lang po yun. Yun nga, kumbaga, lagi nating piliin na mahalin natin kung sino yung inilayan sa atin ng Diyos. Kasi nga, yung love hindi talaga siya pangmatagalan kasi nag-fade siya. Pero kung pipiliin natin na mahalin natin, Rai, lagi mong piliin na mahalin si Mary kasi sabi ko nga sa'yo, hindi ka lugi. Jackpot ka na. Dahil for sure, Mary will always choose you. For sure yun. Ayan, so congratulations, Mary and Rai. Yun nga, mahalin niyo ang isa't isa. Thank you! Alright, thank you so much, Ms. Leyan. Ang makikita namin hindi sumasayaw, again, may penalty dito kayo sa harap. Okay, guys, are you ready? Wait lang. Are you ready, guys? Okay, DJ, music! Titingnan ko mga guests natin. Lahat sumasayaw. Everybody dance! Come on! Okay. Ang galing ng mga ninang commending, mga ganun talaga. Ayan. Ito, si madam, kamisado. Mga tiktokeris to eh. Okay. Binibining Marikit. Sige, panoorin nyo pa. Ayan. Dahil ready na sila, DJ music! Okay lang, freestyle. Go! Wala pa kayong mga kamay? Ayan, si engineer, dancer, Sige, hataw mo, engineer, go! Single ka pa ba? May ganong tanong. Ayan. Yan, Si madam, Alam na alam ko, maraming followers to sa TikTok giling! Palakpak ka naman, guys! Okay, ngayon, eto na, magkakaalaman na kung sino ang winner natin. Again, palakpakan from the audience. Sino ang natuwa kay madam? Aba, madaming kamag-anak.
Sino naman na natuwa kay Engineer? We have a winner! Congratulations, Engineer! Ayan, bigay na lang natin yung premyo nilang dalawa mamaya. Thank you so much for joining. Lakad ka doon. Hahanapin mo kung nasan yung garter. Bigyan natin ng daan si groom. Lalapit ka kay bride ng sumasayaw. Kailangan mong sumayaw. Pag hindi ka sumayaw, dodoblehin mo ang TF ko. Okay. Paglapit kay bride, kukunin mo yung garter but you are not allowed to use your hands. Kukunin mo siya gamit ang ngipin. Nag-dessert ka na ba? Hindi pa, di ba? So ayaw, tinuturuan ka na ni Bestman no, kung ano gagawin mo. Oh, talagang very supportive ha, ang Bestman natin. Sumama ka na rin kaya? Na-joke lang. Okay, groom, are you ready? Oh, ready na siya. DJ music! Oh, ayan. Sige. Balita ko, dancer ka din daw eh. Sige, pakitaan mo. Oh. Oh. Tanggalin mo yung coat mo. Tanggalin mo. Barin mo. Oh, dahan-dahan. Sayaw ka naman. Yo. Wala ba kayong mga kamay, guys? Sige. Oh, isa pa. Kempot. Ganon. Oh. Halika nga rito, best. Maturuan mo nga ng mga malupit na ano, na steps. Sige, sige. Dali, dali. Turuan mo si groom. Pakitaan mo. May sinasabi ka kanina eh. Oh, sayaw! Gano? Lambot ng katawan, ha? Oh. Ngayon, sige, groom, luhod. Hanapin mo kung nasaan ang mahiwagang garter. Go! Oh, sige, pasok! Oh, baka may mga bata. Rated SPG tayo. O ano na, groom? Nasaan ka na? Tumambay ka na dyan! Laro titingin! Lower! Lower! Lower pa! Konti pa! And alright! Palapakan naman natin si groom! Good job! At dahil nakuha mo ng garter ngayon, oras na para ipasa sa kanya. Wait lang, gusto ko marinig yung mensahe ni groom. Para dito kay ano, kay engineer bago mo ipasa ang garter. Groom, anong masasabi mo kay engineer? Ayan na. Ayan. So hindi po namin inaasahan talaga yung ganitong pangyayari. sa lahat po ng kasal ng mga barkada namin, ni minsan po hindi namin kinuha sir dyan. Talaga nagkakataon lang talaga. Ayan. So, sir dyan, talagang ikaw na talaga susunod. Totoo na talaga to. Alam ko sa susunod nung mga kasal, palagay ko ikaw pa rin. Oo, pero at least meron... So okay ba to? Pero at least may plus one ka na. Oo, sa susunod talaga may plus one ka na. Kaya good luck, Sir Anthony. Ipasa mo na. Ayan. Para matapos na tayo. Lalapit ka kay partner mo nang sumasayaw din. Kailangan mong sumayaw ha, galingan mo. Ngayon, paglapit mo kay partner, isusot mo yung garter, pero bawal ka rin gumamit ng kamay. Isusot mo siya gamit ang ngipin. Ready ka na ba, engineer? Oh. Isang ano nga pa, isang rar nga muna dyan. Rar! Uy, umayos ka, nanonood si mami ha. Okay, ano nga ulit ang pangalan mo, engineer? John! Taga saan po si Engineer John? Taga-tanay, DJ Music! Go! Sige, sayaw! Wala ba kayo mga kamay? Woo! Groom! Best man! O, sabayan nyo! Dali! Sayaw kayo tatlo! Oh! Go! Oh! Groom! Sama ka, groom! Dali! Shoutout kayo tatlo! Oh, ganyan! Parang may ano lang, alay lang. Sige! Ngayon! Sir! Luhod! Luhod! Isuot mo muna yung garter. Sige, suot!
wait lang! Go! Bawal ang kamay! Huwag po sisipain, mama. Hindi, napakabay talaga ng kaibigan namin yan. Napakawulsam naman. Eh, oo. Wala ka mali-mali siya ho yung ginagawa niya. Higher! 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 Higher pa! Tatakpan ko si Mami! Takpan mo! Sige pa, higher pa! Konti pa! Hindi nakatingin si Mami! Alright! Palakpakan naman natin sila, ladies and gentlemen. Ano po sasabi mo, Mami? Okay lang. Okay lang. Okay, picture muna tayo, guys. Taas pa daw. Ayan. Ako, engineer, ha? Pag ikaw nakapito ka pa, ewan ko na lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening. Maraming salamat po sa pagpunta sa aming kasal. Ngayon na ang misis ko. Pinapakilala ko po sa inyong lahat. Ito po ang misis ko, si Mary Ann Ulang. Ayan. Maraming salamat po sa mga ninong at ninang na nagbigay po ng oras para po maka-attend po dito sa kasal po namin. Maraming salamat po sa mga ninong at ninang po namin at mga kapatid po ng nanay po ni Mary. Ayan, maraming pong salamat din po Papa Mario, nanay Lilian. Ingatan ko po ang inyong anak, gaya po ng pangako ko po. Maraming salamat po sa mga ibang guests po natin, sa mga secondary sponsor, tsaka sa mga kapatid po ni Papa Mario, na galing ko po sila sa malayo. Maraming pong salamat sa mga tita, tsaka mga pinsan po namin. Maraming pong salamat sa mga siraulo kong groomsmen. Yan. Sa aking kay Paolo, kay paring Paolo, kay paring EJ, maraming salamat sa inyong lahat. Yan sa mga ITU ECE, kay ITU Boise, siyempre kay Kuya Budo, tsaka sa tumatayo pong tatay ko, ang tiyo Ignaco po. Yan, simula po pagkabata, mga tiyo po ang aking lapitan. Yan, marami pong salamat sa pagdalo. Ayun, ako din, thank you sa lahat ng mga umattend sa special day naming dalawa ni Ryan. Thank you din kanila mama, kanila papa, sa pag-alaga sa akin para maging ganito kong klaseng tao. Maraming salamat sa, of course, sa kapatid ko, sa mga kapatid ko, sa Ivan tsaka si Marie, and sa mga cousins ko na nag-assist din sa amin. Sa mga friends ko, thank you sa pag-attend. And of course, sa mga ninong at ninang namin. Tita, thank you po sa pag-accept sa akin. Thank you din po sa lahat ng mga suppliers namin. Miss Dara, Miss ANZ, Miss Zet, thank you. Nice print, thank you. Thank you po sa sobrang gandang SED namin. And thank you sa pag-assist sa amin. Sa Madriaga, si Miss Sarah, thank you, Miss Christine. Thank you. Thank you po. Thank you po. Sunod po kay God. Marami pong salamat. And syempre po, pinapakilala ko po sa inyo yung nanay ko. Tingin po kayo doon. Yung siya po yung magandang babae po na nasa kabila. Ayan. Ayan, pinapahuli ko pong pinapasalamatan ng nanay ko. Siya po ang dahilan kung bakit po ako na dito. Kung hindi po sa kanya, hindi rin po ako maharap sa inyo at makakapagpakasal kay Mary. Siya po ang tumayo ng nanay at tatay ko simula po noong una. Ate, maraming salamat. Thank you. Thank you, Sir Oscar. Thank you po. Thank you. Alright, once again, ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Ryan and Mary Ann Ulang. Palakpakan naman natin ulit ng malakas ang ating bagong kasal. Maraming salamat sa inyong lahat. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That
tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.